Hello! Bagong araw, bagong aralin na naman tayo. Of course, don't forget to subscribe to our YouTube channel, KKFI, KKFI. Isa sa mga hili kong gawin nung bata ako ay ang maligo sa dagat, sa ilog, at syempre, ang inaabangan ng maraming batang katulad ko ay ang maligo sa ulan. Pero, saan nga ba nanggagaling ang tubig ulan? Saan nanggagaling ang mga tubig sa dagat? Paano nagkakaroon ng tubig sa dagat, sa ilog? O paano saan nanggaling ang iba't ibang uri ng yamang tubig? Pagkatapos malaman ang mga buhay na salik na nakaapekto sa pagbabalanse ng kalikasan, malalaman mo ngayon ang epekto ng mga dibuhay na salik dito. Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay ang water cycle! May anim na mahalagang proseso na bumubuo sa siklo ng tubig. Una na dyan, evaporation. Ang likidong tubig ay nagiging singaw. Maski ang mababang presyon ng hangin ay tumutulong sa pagsingaw, ang temperatura ay ang pangunahing salik pa rin. Sa panahon ng water cycle, ang ilan sa mga tubig sa karagatan at tubig tabang tulad ng lawa at ilog ay naiinitan ng araw at sumisingaw. Sa proseso ng pagsingaw o evaporation, ang mga dumi sa tubig ay naiiwan. Bilang resulta, ang tubig na pupunta sa himpapawid ay mas malinis kaysa nang nasa lupa pa. Nangyayari ang condensation kapag ang temperatura ng singaw ay bumababa. Kapag ang mga patak ng tubig na nabuo mula sa condensation ay maliliit, mananatili ang mga ito sa himpapawid. Ang milyong munting patak na nadulot ng tubig ay nagiging ulap o hamog. Ang ulan, snow, o sleet ay babagsak sa lupa. Bilang resulta ng evaporation, condensation at precipitation, ang tubig ay pupunta mula sa ibabaw ng lupa sa himpapawid at babalik uli sa lupa. Pang-apat, surface runoff. Marami sa tubig na bumabalik sa lupa tulad ng pagpatak ng ulan ay nagpapaagos ng ibabaw ng lupa at pumupunta sa mga sapa, ilog, lanaw at lawa. Ang mga maliliit na sapa ay umaagos sa malaking sapa, tapos ay sa mga ilog at sa mga karagatan. Ang pag-agos sa ibabaw ng lupa ay mahalagang bahagi ng water cycle dahil sa pamamagitan nito, marami sa tubig ay bumabalik uli sa mga karagatan kung saan nangyayari ang maraming pagsingaw. Panglima, infiltration. Mahalagang proseso kung saan ang tubig ulan ay nakababad sa lupa at sa mga bato. Ang ilan sa mga tubig na ito ay babalik sa ibabaw ng mga bukal o agos pababa sa burol. Ang iba sa tubig ay nananatili sa ilalim ng lupa at tinatawag na groundwater. Habang ang tubig ay sumasakop sa lupa at sa mga bato, marami sa mga dumi sa tubig ay naalis. Ang prosesong ito ay nakakatulong na linisan ang tubig. Transpiration. Habang sinisipsip ng mga halaman ang tubig sa lupa, ang tubig ay kumikilos mula sa ugat papunta sa mga sanga at dahon. Kapag ang tubig ay umaabot sa mga dahon, ito ay sisingaw at dadagdag sa dami ng singaw sa hangin. Ang proseso ng pagsingaw sa mga dahon ng halaman ay tinatawag na transpiration. Sa malalaking kagubatan, ang napakalaking dami ng tubig ay nagaganap sa mga dahon at halaman. Sa pagkatapos natin ngayong araw, huwag nang magsasayang ng tubig at lalong huwag na huwag dumihan ang ating yamang tubig. Ang mga dumi na to ay babalik din sa atin sa pamamagitan ng acid rain na maaapekto sa ating kalusugan bilang mga tao. Kaya panatilihing malinis ang ating mga karagatan, ilog, lawa, talon o batis. Tandaan, kung walang tubig, wala rin tayong inumin. Panatilihing malinis at i-enjoy natin ang saya na dulot sa pagligo sa ulan, dagat o ilog. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!